ng mga nag-abala at nagbaba ng pagkain ito ng pagkain ng aking lakas at nawalwalin ng kasipan. Bless us, O Lord, and then may be which about your sin and may family through Christ our Lord. Amen. Programa at ang lahat po ng chairman, presidente ng bawat grupo ay kung maaari po ay dito po sa upuan ang akin pong mga matawag na atin pong mga ipapakilala. At ito pong programa po natin ngayon ay pagbasbas ng mga opisyales ng dito po sa lugar po ng Anguno Rizal na pinamumunuan po ni Charter National President Clio. Ayan po siya, ayan. Si tapos, no? Napakaganda po ng pagbasbas po ngayon, una-una, nakasabay po sa kanyang pinakamahalagang kaarawan na kung saan hindi po natin siya makilala kung hindi po yung araw na ito kung kailan po siya ipinanganak. At siguro, di ko nagkamali, ang kanyang mukha ay parang kamukha ko din o matanda ko sa kanya. Siguro, mga 47 ata siya. No? Okay, yun po mga mahal kong kapatid, siya ka ng balikat. Okay, ang programa po ngayon, uli-ulit ko po, ay pagbasbas at recognition ng lahat po ng opisyales. At ang mga makakasaksi sa atin pong pagbasbas po ngayon, ang Chairman, Primer Chief, Global Supreme, Charter National Chairman, CNP Chief ng PGBWII. Siya po ngayon ang nandito at isa rin po siya na presidente ng ating pong unification, si PCGS CNP Chair. Okay, andito po siya. At ang kasunod po na makakasaksi, ang isa pong may hawak po ng pilar, Join the Coalition, na pinamumunuan po ni Primer Chief, Global Supreme, Charter National Chairman, Larry. Ayan po siya, no? Okay, pangatlong nakasubaybay at nakasaksi sa pagbasbas po natin ngayon ay si Primer Chief, Global Supreme, Charter National Director, GR, ng Alliance Pilar. Ayan po. No? Kasama po ang kanyang mahal po na maduna na chairman po ng Regional Headquarters ng Alliance sa lugar po ng Amityville sa Montalban, PCGS, CNC, Jing. Ayan po, dito po kayo, malapit sa ano, para kilala po nila. Okay, sunod po, pang kasunod po na nakasaksi, Primer Chief, Global Supreme, Charter National President, Fighter, Vice President po ng atin pong unification. Morning! Kasunod, Primer Chief na naka, ano po, kasunod po na nakasaksi na ang kanila pong IC Primer Chief, Global Supreme, Charter National Chairman, Princess Nice ng Division Pilar. Okay, Primer Chief, Global Supreme, Charter National Chairman, Jim Bubong ng Coalition Pilar. Kasama din po ang kanyang mahal na maduna. Okay, kasunod, ang Primer Chief,
Global Supreme Charter National Chairman, Charter National Corporate National Founder, and ng branch po, Central ng Joint Command, New Generation Guardians International Incorporated. Ayan po siya. At National Founder, Presidente po ng District and Abroad. Nasaan ka? Ayan po, dito ka po. Dito ka po, lapit. Okay, yan po yung sa Antipulo. Okay, sunod. Ang atin pong pinapakilala po sa inyo ang Charter National President na si Cleo. Ayan po, upo ka po, ma'am. Ayan po yung andito po sa atin pong ang kanya pong branch ay napapaloob sa Joint Coalition Pillar. Ang kanyang pinaghahawakan po na branch ay okay, kaya Chief Global Supreme Charter National Chairman RG29 Guardians Unified Musang International Incorporated. Sunod, Primary Chief Global Supreme Charter National Chairman NAS ng GIFBSI. Kasunod, Presidente po ng Third Wing sa Division Pillar, Angono Rizal Red Lion. Ayan po. Ayan. Yan po, yung nakasaksi. Lapit lang yan dito sa inyo. Andyan lang po sila sa ano? Harangan, darangan? Harangan. Da. Okay, da. Okay, sunod. National Founder. National Grandmaster Founder Scorpio. Yun ito. Tama. Yung kanyang kamaduna. Okay, Grandmaster Founder Taurus. Okay, yun po mga kasama. At sa lahat po ng kasama, nakasaksi po ngayon. Okay, Primary Chief Global Supreme Charter National Chairman ng INTU GII. Kasama po ang kanyang maduna, Chairman Simon. Sunod. Primary Chief Global Supreme Charter National Chairman Bong Infantry ng Joint Coalition. Ayan po, sanyo po, wala po man. Okay. Okay, at sunod po, CGS Tupes ng GUC GEEII. Okay, asan si CGS Tupes? Okay, yun po yung makakasaksi. Pero ano bang gusto nyo? Mahabang programa o maiksi lang? Ha? Katamtaman lang. Okay, doon po sa mga kasaksi, atin pong programa po ngayon at sa akin pong lahat na pinakilala ay ang pagbasbas at ang pinaka-importanting kaarawan ng atin pong presidente dito po sa lugar po ng Angono. Napakilala ko na po lahat. Siguro kung may hindi pa ko nakilala, pwede nyo pong ibulong sa inyong katabi at lumapit po sa akin at para po ma-recognize pa rin po natin. At dahil napakilala ko na, ako kilala niyo na? Hindi. Ha? Hindi pa. Hindi pa? Okay. Tagal-tagal na namin kasama, sabi ni Jesus Christ, hindi nyo pa ako kilala. Okay, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa mga dalaga at biyudang na hindi po nakakilala, PCG CID Thompson Principe po, hamak na driver sa umaga, macho dancer sa Cubao sa gabi, marangal na Kristo sa Marikina Paglinggo, gumagawa ng susi, gunting, gwintas at iba pa, manghihilot, mangkukulam, nagpapagaling ng mga babaeng walang damdamin, at nagbubutingting ng mga dalaga at biyudang kulang sa pansin. Ang inyong lingkod, PCGS, CID Thompson, Presidente po, magtatanggol sa inyo. Saan ma'am? Sulok ng mundo. Wow. Akin, nagkasala ba si CID? Hindi. Di daw ako nagkasala. Kasi ang akin pong pinakaalaman, dalaga at
Biuda. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa. Inuulit ko po, ang ating pong programa ay ang pagbasbas. Pero bago po natin magbasbas, ay alam ko po na bawat isa po sa chairman na nandito po ngayon ay marami pa po silang advice sa darating po ng mga pagsubok ng cavalry. No? Kailangan po nilang marinig kung ano ang advice. At siguro, andito naman po si PCGS Chief, siya na rin po ang magpaliwanag kasi ang iba daw po dito sa lugar po ng Anguno ay hindi pa po naunawaan kung paano ang pagtulong Luzon, Visayas, Mindanao International sa atin pong kapatiran sa Universal Guardians Brotherhood Incorporated. Yun po mga mahal na friend. At walang iba, bibigyan ko po ng mensahe ang atin pong president sa Guardians Unified Command, PCGS Chief. Palakpakan po natin. Nito ang kapatid niya na dalaga at binata. Yun po. At kailangan po kung hihingi po tayo ng tulong sa ating kapatiran, nakasad po dito na kailangan po ay na-confine ng 24 hours. So pag na-confine ng isang kapatid, may makukuha po tayo sa ospital na abstract. Yung medical abstract po. Kasi dun po nagpapatunay ng ating kapatid ay na-confine. Sa ngayon po, ang ginagamit ng iba pag nahirapan kumuha ng medical abstract, kasi sa medical certificate, nakasaad din doon kung kailan ka na-admit at ilang araw. Pero ang qualified sana talaga, yung abstract na pag-usapan. Minsan, nagkakaroon ng exemption kasi nga, minsan nakalabas na, nalimutang humingi. Yung approval, marami na mga nag-a-approve, hindi po lang ako, lahat po ng national officers. Pag na-approvean po yan, ipasa nyo po sa pinuno nyo, siya po ang magpa-process, ipa-approve sa national officers. Pag na-approve, pwede nang i-post yan sa national GC. At ilalagay nyo rin po yung GCAS number para yung magpapadala na kapatiran direct na ma-send sa inyo. Kung wala naman kayong GCAS number, sa pinuno nyo po kung sino yung chairman or president. Pangalawa pong ID, yung UGB ID, kailangan po, hindi rin po expired. Kasi meron po tayong tinatawag dyan na tulungan na makukuha sa UGB. Una, kapag nagkasakit ang ating, pag namatay ang member sa sakit, kumbaga natural death, makakakuha tayo ng 5,000. Ibibigay sa atin yun ang UGB, tested na po yan. Marami nang nakakuha. Pangalawa po, kapag namatay sa aksidente, mas malaki po ang makukuha. 10,000 po yun. Kaya kung sakali, doon naman tayo lahat papunta, kapag ikaw ay namatay, may makukuha ka sa UGB, may makukuha ka sa national officers na tulungan. Yun nga lang kailangan yung ID hindi expired. Yun po ang nasa batas natin at isa pa po na natalakay nung nakaraan. So kung yun ang napag-usapan, pero ang sabi po doon, halimbawa nagkasakit ka, so bibigyan ng 250. Yung nagkasakit na yun, nabigyan ng 250, namatay. Kung nakapagbigay ka nung una, 250 na lang ang ibibigay. Pero kung hindi ka nakapagbigay nung nagkasakit siya, 500 po ang ibibigay. So, ibig sabihin, kung ilan ang chapter ng Guardians Unified Command, Guardians Joint Command, sa buong Pilipinas, meron din po tayo abroad, yun po ang makakarating na tulong dun po sa nangangailangan. May tanong po ba? Yes? Paano po kung halimbawa naglaso ng pagkamatay? So, yung naglason, so, malamang hindi tatanggapin sa taas yun. Pero usaping namatay, namatay pa rin yan. May makukuha siya. 250 pa rin. Oo.
sa UGB hindi aksidente yon kasi nagsadya, di ba? Doon pa rin makakuha siya ng 5,000. Oh, kasi wala naman tayong pinag-usapan kung nagsarili eh, di ba? Kasi namatay na aksidente. Oh. Ba't may bala kayong maglason? Hindi. Tanong ko lang kasi yung sinabi niyo po kanina, nagkasakit, tapos aksidente na. Oo, kasi hindi naman natin ipaliliwanag yung naglason eh. Kaya nga tayo sumali sa gardens para makatulong, hindi tayo ang tulungan. Pag naglason ka, paano ka makatulong? Di ba? Hindi ako makakatulong kasi naglason ako. Oh. Hindi ka makakatanggap, patay ka na nga eh. Yung kamag-anak mo ang makakakuha. Yung kasama ko. Joke lang, joke. Alam ko yun. Kasama yung doon, kasi namatay siya. Namatay pa rin. Kumbaga, matagal natin na kasama, tumulong yan, so may balik yan. May tanong ako. May tanong po. Ito tanong, dito naman tayo no. Ito ay paglilinaw ko lang. For example, yung member natin, nagkaroon ng aksidente o ng ospital, tapos na-expired yung ID niya kahapon, isang linggo yung processing yun. Ang tanong ko, pasok pa ba yun sa tulungan? Yan nga po ang sinasabi ko, na every rules, there is an exemption. Kaya ang batas, batas. Pero minsan ang batas nasusuway dahil sa gusto nating tumulong. Namatay ang isa nating member ngayon, pero expire na siya kahapon. So, hindi naka-renew. Hindi. Re-renew siya. Pero siyempre, isang linggo pang processing nun. Under processing. Pero kung under processing nga, at namatay siya, valid na yun. Kasi wala na sa kanya yung ID niya. Nandun na sa ano eh. Nasa nakatataas na, kumbaga. So, ibig sabihin, valid pa yun siya. Pasok pa rin sa tulungan. Pasok po yan, basta on processing. Kahit nga hindi on processing eh, siyempre, inaakala mo ba na mamamatay ka bukas, expire ngayon, siyempre, may proseso pa rin yun. So, dapat, before mag-expire, i-process mo na. Hindi yung naka-expire, tsaka mag-process. Pero nangyayari talaga minsan, kasi kulang nga tayo sa budget, inaabot talaga na expire. Mayroon talagang ganyan sa atin, no? Pwede naman natin gawin gano'n na, for example, isang linggo, mag-expire na tayo, pwede natin pa-renew. Hindi naman lahat gano'n pamamaraan eh. May mga member naman tayo na naghihintay din sa kita nila. Kung kailan may expire. May mga gipit din naman. Kaya, yun lang tanong ko, mag-advance lang ba? Huwag lang yung kay sis ha, magpapakamatay. Bawal yun. Sige, salamat. Kahit sa simbahan, hindi ka tatanggapin. Dapat magtulungan yun, nagpapakamatay eh. Tanong po, para mas malinaw po sa mga bagong kapatid po. Baka may katanungan po kayo. Tungkol sa tulungan po. Okay na po. So, yun lang po ang part ko. Happy birthday ulit, Pres Cleo. Okay, maraming salamat po. PCGS Chief Charter National President po ng GUC. Sa malinaw po na